natin. Pero maiba tayo ng kaunti, no? Kung mag-aalaga ba kayo ng ibon, anong uri ng ibon ang gusto nyong maging pet? Ibon? Ayo, ibon. Ako siguro gusto ko yung ano, yung sasalita yung parot. Pwede. Pwede mo kausapin. Naku po, pero hindi kasi talaga ako mahilig sa pet. Pero nga, ito, malay mo, magustuhan ko na to. Itong isa nating kababayan na pili naman nilang mag-alaga ng Lovebirds. Oy, at sabi nga niya, malaki ang naitulong nito sa kanila, lalo na nung panahon na ipinatutupad ang ECQ. Kaya panoorin natin ang kanilang kwento dito sa Pet Talk. Good morning, Kuya. Good morning, kasambahay. This is Dave Chioson at ito ang aking mga pet. La 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 la. Everyone a come and we should have fun. Nung kauna-una ang ECQ, ano lang tayo, bawal lumabas. Nasa mga bahay-bahay lang tayo. So napag-isip namin mag-asawa na magkaroon ng mga bagay na pagkakaabalahan namin at ng anak namin. Actually, nagsimula kami sa parakeet, sa apat na pair. Walong piraso yun. Pair, bali 4 pairs, 8 pieces. Para merong sense of obligation yung mga anak natin. Kasi nga, naka-ECQ tayo. Walang ginagawa sa bahay kundi mag-gadget lang. Itong African Lovebird, pakakainin mo lang siya once a day. Nasa sayo kung anong gusto mong oras. Ang isa pang kakaiba sa African Lovebird, hindi sila maaanghanghan. Bali walang anghang. Para lang silang umakain na singkamas. Walang anghang. Yan, mga pinaghalo-halong karot. Pwedeng tanghali ka magpakain. Pwede kang hapon magpakain. Pwede kang umaga magpakain. Basta once a day. For example, sa akin, full-time online seller ako. So, nasa bahay ako. Walang definite time yung pakain ko sa mga ibon ko. Kung ano yung time na free ko, dun ko sila pinapakain. Ang importante, once a day, papakainin mo sila. Tapos, yung kanilang mga pagkain, yung tinatawag na bird seed. Yung bird seed na yun, nagkakahalaga lang naman po yun ng mga 42, 45 pesos per kilo. Yung pantakal ng gatas ng mga baby, isang takal nun, one day na yun. So kung i-imagine mo yung isang kilo, naglalaro sa 45 pesos, ang magbabawas mo lang doon per day sa one pair is isang takal nung pang para sa gatas ng bata. Napaka sweet po nila, mga kaya po talaga sila tinawag na lovebirds. Yung lalaki, mahilig manligaw. Makikita natin sa flight, naniligaw sila, and then meron silang mga pasikat na tinatawag sa salitang tao. Minsan, gumaganyan sila. So, gesture na magpapasikat sila sa babae, and then babae, pakipot-pakipot, and then paglipas ng ilang araw, makikita mo nagkikiss na sila. Pagka nilagyan mo na sila sa isang cage nila, ilang panahon lang, ilang linggo, magbibreed na sila. Aray! Ayon sa mga scientists, ang lifespan ng mga lovebirds ay 10 to 12. Pero in reality, sa mga veteranong nag-iibon, merong up to this moment, may nabubuhay ng 15, may nabubuhay ng 18 years. Originally, sa Africa, nabubuhay sila ng hindi sila inaalagaan, pero sa jungle. Naturally, sinireate sila na pwede silang mabuhay ng walang tao. Kakain sila ng lahat ng nasa jungle. Basically, pag lalaki, pag ginawa ka mo yung katawan nila, maliliit kumpara sa mga babae. Halos doble siya nung katawan ng lalaki. Ang lovebirds, habang buhay sila, hindi sila titigil mag-breed. Bago sila mamatay, hindi sila titigil. Magpaparami sila na magpaparami. Yun ang isang fact ng African lovebird. So, kung meron kang cage na malaking-malaki, and then natural pairing na tinatawag, kusa po silang magpipair. Sila ang mag-a-identify kung sino yung sasagutin ng lalaki. Kaya na po ang bahala mamimili ng gusto niyang mapangasawa for life. Una, nung bago ko, talagang pagkatapos ko magpakain sa harapan ng mga ibon ko, nagkakape ako. May relaxation na nararamdaman ako. Kasi ang sarap nilang panoorin eh. Pag nagkukutuan sila, panood mo sila nagkikis. Si babae, pumunta doon sa katabing cage, medyo kikis siya doon sa kabila, hahabol si lalaki, tutukay niya si babae. Mga ganong scenario, makikita mo yun. Nakakatuwa silang panoorin.
napakadali nilang alagaan. Napakadali talaga. Imagine, papakainin mo lang sila ng one day, and then gawin mo na yung gusto mong gawin. That time, nung unang ECQ, 500 ang pair. 500, then 4 pairs, 2,000. Dahil nga hindi pa ako marunong nun. Ang cage nila nun, 8 sila, isa lang ang cage. Nandun na sila lahat. And then the cage, around 500, mga 2,500 po yung pagkakabili ko. There you have it. This is Dave Joson kasama ng aking mga lovebirds for Pet Talk. Ano, penguin? Yun ba yung kapag namatay daw yung partner, parang medyo nalulungkot din. Oh, ayaw na niya mabuhay. Ayan, lovebird sila. Kasi love. Pero talaga. Nakagamos kasi sila. Isa lang kanilang love sa kanilang buhay.